So guys, dito pala tayo ngayon, ititest na natin yung nabili natin yung DJI Mini SE. So susubukan natin yung test flight. So nag-set lang tayo ng mga bagong calibration. Hindi na muna natin siya itataas. Ganyan sa ka-stable. So every time na gagawin siya, yung tinatawag na yaw. So napakaganda siya, very stable, pinaka-light. So hindi tayo masyadong nagpa-panic. Kahit bitawan natin siya, hindi siya masyadong maingay. So kung itataas natin siya ng konti, mayroon tayong restriction na sinasabi. Hanggang 60 meters lang tayo pwede mag-up. So kung i-atras natin siya, bante, atras, ganyan lang ka-steady, ganyan lang ka-simple gawin. So, napakadali lang siya gamitin, guys. Kaya kung nakikita nyo siya, yan. Sobrang stable, kahit malakas yung hangin. So, ito siguro tingin ko, worth it naman siya, babayaran mo na pera. Kasi, tignan mo guys, kahit ganyan mo siya, kataas na siya. May automatic sensor siya, pagka yun ang waka mo sa ilalim, kataas yan. So, baba mo siya ng konti. Forward. Yan, ganyan. So, napaka-easy dalhin, napaka-easy gawin. So, very light, 249 grams. So, pag inangat mo siya, angat siya ng konti. Napaka, very friendly user pala siya. So, nakakita nyo, ayan o, sa taas na ng ulo ko. Medyo maingay siya ng konti. Hindi naman ganun kaingay, unlike sa drone na binili ko before. So, napakaganda, maayos. So, test flight natin. Angat siya ng konti. Baba siya ng konti, yan. Yo, ikot siya. Ganyan tinatawag. Left. So, napaka-easy lang. Easy lang siya gawin, easy lang siyang paliparin. So, ang kailangan mo lang, obey lang natin yung rules. Kasi medyo mataas ang restriction sa Alberta. So nandiyan yan, sa taas ko, steady. So guys, kung nakikita nyo siya, taas ko siya, yan lang siya oh. Malakas po yung hangin pero napaka stable niya. Napakaganda niyang tingnan, maayos. So one of the best siguro talaga nakita ko tong drone na to. Kaya naman binili ko siya. So ibababa mo lang siya, take off, landing. Yan. Steady, sobrang ganda, oh. Tignan niyo, nasa above ground lang siya. So, napakadali niyang i-control. Side, left. So, napaka-stable niya, sobrang ganda. Angat niya siya, tignan mo. May sensor siya. So, pagka may tao sa ilalim, automatic angat siya. Yun yung kagandahan niya. So, kung gusto nyo na mga shots na ano, malayuan, yan, atras yun sa na konti, pabalik din sa konti, stable yan. So, napaka steady, napakaganda. Wala na akong masabing iba, kundi talagang napaka friendly user. So, try mo. Nalayo yan siya. So, napaano yan, stable. Gawa mo. So na yun nga, yun, maganda siya, mas madali siya i-control. Kung sa halaga lang naman, medyo kamahalan, pero tingin ko worth it ng pera mo. Ang ganda din ng ano niya, nakuha niya ng camera. So isiset lang natin siya sa, kaya kung nakikita nyo, sobrang linaw yan oh. Unlike dun sa nabili natin before, sobrang ang labo ng camera. So ito, kahit ayaan mo lang siya, sobrang steady, sobrang ganda. So guys, ito pinapakita ko lang sa inyo kung paano lang siya i-control, kung gaano siya ka-steady, para lapit pag bumili kayo,
ilalapit ko sa konti. Ayan. Sobrang steady niya, guys. Grabe. Tingnan niyo. Andiyan, nandito lang ako sa tabi niya. Sobrang steady. Napakaganda. Napakaayos talaga. Malakas po yung hangin. Pansinin niyo po yung ano, yung mga paligid. Angat siya na. Just handle mo lang siya. Napakadali siyang gawin. Dali siya i-control. So, ang DJI, gumawa sila ng magagandang bagay. Mati na konti. Yan. Yan. Kaya niyang umangat ng 120 meters. So, ang allowed lang sa atin is 60 meters lang para hindi tayo makasira sa rules. So, nandito tayo sa park. Yan o. Sobrang steady niya, guys. Napaka ano siya, napaka steady niyang gawin. See? How stable they are? Kuya, no. Here, kuya, here. Kuya. So, pakita ko sa inyo, guys. Napakita mo sa akin sa ano mo nasa alak dito. Ato sa akin. Mas baby mo, baka ako nito. Hey, diyan mo. Bibi! Ma! Ma! So, napakaganda, napaka-stable niya. Wala siya masyadong problema sa akin. Medyo malakas yung hangin. Stable lang. So, napaka-friendly user niya. So, kung bibili kayo, I think worth it naman yung presyo. Medyo may kamahalan, pero pagka naghanap kayo ng drone na medyo quality, maganda siya. So yun lang, guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano siya paliparin, paano siya gumalaw sa taas. Ganyan sa ka-stables, guys. So, kaya mga lahat ng mga photography ko dito ko kinukuha, yung mga aerial shots ko, ito ginagamit ko para mas maganda yung coverage. So sana, guys, nagustuhan niyo yung vlog na to. And please support if it's worth. Maraming salamat, guys. See you in the next vlog. Paano natin siya paliparin at paano siya palusutin sa mga damo-damo or ini mga puno. So yun lang, guys. Salamat again. Thank you. God bless you all.